Yan na. Good morning sa inyo, taong bayan. Good morning po sa inyong lahat. Yan. Ngayon, mayroon na ngayon bagong slogan ng Pilipinas. Love the Philippines. Nga. Love the Philippines. Nga. Kain bubog. Biro mo yan, oh. Yan ang slogan ngayon ng Pilipinas, taong bayan. Love the Philippines. Parang ang Pilipinas ay nagmamakawa na sa mga dayuhan na mahalin ang Pilipinas, di ba? Yan ang Tagalog, di ba? Yung love the Philippines, di ba? Ang Tagalog yan, mahalin ang Pilipinas, di ba? Yan ang si Tagalog. Ang English ng mahalin ang Pilipinas, di ba? Love the Philippines, di ba? Di ba? Mga pulangaw. Eh, di ba kayo nga mga bangaw, mga langaw, hindi nga magkakasundo, di ba? Di ba wala na ang unity? Biak na ang unity, durog na ang unity. Tapos sasabihin nyo, love the Philippines, nga. Ito. Love the Philippines. Love the Philippines. Nga, kain bubog. Diba? Mahalin daw ang Pilipinas. Yeah, love the Philippines. Imismong kayo mga bangaw, mga langaw, mga pulang langaw, ay hindi nagkakasundo. Diba, nasaan ang unity? Wala na ang unity. Durog na. Kasi mismong si ano, mismong si Amy Marcos at saka si Marcos Jr. ay hindi nag-aaway yan, hindi magkakasundo. Kasama yan si Lisa Marcos. Diba si Lisa Aranita? Yan magkakapatid na yan. Hindi nga nagkakasundo eh. Tapos love the Philippines. Tapos itong si Marcos Jr. nag-around the world na, gumastos ng milyon-milyong piso. Dahil halos lahat ng bansa napuntahan niya ito ni Marcos Jr. upang mahikayat na magnegosyo dito sa bansa natin. Pero pag-uwi dito, puro lang pledges lang na uwi niya. Diba? Sinong dayuhan magtitiwala dito sa bansa natin magnegosyo, eh mismo si Marcos Jr. ay convicted sa tax. Tapos love the Philippines? Nga, mga pulangaw. Pulang langaw. Magbayad ka, Marcos Jr., sa tax mo dahil convicted ka. Dapat nga, disqualify yung ano mo, yung certificate of candidacy. Dahil convicted ka sa tax. Tapos love the Philippines? Love the Philippines? Are you sure? Love the Philippines? Eh, kayo mismo? Hindi nga kayo nagkakasundo, nag-away-away kayo? Di ba? Tapos love the Philippines? Gago? Tapos ikaw, Marcos Jr., convicted ka sa tax? Di ba? Kaya walang dayuhan magninegosyo dito kasi mismong si Marcos Jr. ay convicted sa tax. Yan ang totoo, mga pulangaw. Ang idol niyo ay convicted sa tax. Hindi siya nagbabayad ng tax. Tapos sasabihin niya ang mga negosyante ng Pilipino na magbayad na kayo ng tax on time, gago. Di ba? Shibuyas pamor. Marcos Jr., shibuyas pamor. Di ba? Ang sabi mo sa mga Pilipinong mga negosyante, sabi mo, magbayad kayo ng tax on time. Di ba sabi mo yan, shibuyas? Mismo ikaw, hindi ka nagbabayad ng tax, kaya nga convicted ka sa tax, Marcos Jr. Tapos sasabihin mo, love the Philippines, shibuyas? Shibuyas pamor. Shibuyas pamor, Marcos Jr., shibuyas pamor. Yan. Sino si Bibot Nulan? Di ba? Shibuyas? Bibot Nulan? O, di ba? Ang sabi ni Marlica, kayo mag-asawa ay nagpupulburon. Di ba? Nagpupulburon kayo ni Lisa Aranita, Marcos Jr. Yan ang sinabi ni Marlica na dating ano nyo, idolo, dating vlogger nyo kung ipagtanggol ka kay Todo-Todo. Ngayon, binulgar na ni Marlica Bulzakir na kayo mag-asawa ay nagpupulburon. Yan, tamba yan. Tapos sasabihin nila, love the Philippines, eh mismo sa bakura nila, hindi sila nagmamahal. Nagkaaway-away sila, nagkagalit. Yan si Aime, saka si Marcos Jr., saka si Aime, hindi yan magkakasundo, nagkaaway-away yan. Yan si Lisa, saka si Aime, hindi magkakasundo yan, nagkaaway-away yan. Tapos sasabihin na, love the Philippines, eh mismo ang pamamahal nyo, hindi kayo nagmamahalan, gago kayo. Lakas ang apog nyo, di ba? You're convicted, Marcos Jr., you're convicted because your tax is not paid. Diba? You're convicted, Marcos Jr., because your tax is not paid. Before your love the Philippines, pay your tax. Marcos Jr., pay your tax.